Magandang araw! Ako si Ate Sophia mula sa Guest National High School at ngayon ay bahagi ng Provincial Internal Audit Service Office bilang Work Immersionist. Bago natin simulan ang ating kwento, nais ko muna magtanong sa inyo. Naranasan niyo na bang maghangad ng isang bagay, ng isang napakagandang bagay, ngunit hindi kayo pinayagan ng inyong mga magulang o kaya naman ay hindi sapat ang inyong mga pera para bilhin ito? Ngayong araw ay sama-sama natin tuklasin at pakinggan ang kwento tungkol sa isang batang nagngangalang Linggoy kung saan halos lahat ng kanyang mga kaibigan ay mayroon ng bisikleta. Siya na lang ang wala. Bilang isang bata, syempre, kailangan at kanya itong hinahangad. Pero syempre, si Linggoy ay isang mapamaraang bata. Ano-ano kaya ang kanyang mga paraan upang makamit ito? Halina at ating tuklasin ang kwento na pinamagatang Business Boy Linggoy na isinulat ni Augie Rivera at ikinuhin ni Lisa Flores. Namimilog ang mga mata ni Linggoy habang nakasilip sa salaming dingding ng sports bar. Gustong-gusto na niyang magkaroon ng bisikleta. Halos lahat kasi ng kaibigan niya ay may bisikleta na, maliban sa kanya. Anak, kasi simula pa lamang ng tatay mo sa bago niyang trabaho. Ako naman, matuman pa ang order sa mga cake at cupcake ko. Kailangan muna natin magtipid-tipid, sabi ng nanay niya. Naisip tuloy ng siyapunta ang gulan na si Linggoy, kung hindi pa ako kayang ibili ni ng mama at papa ng bisikleta, ako na lang ang bibili. Pero saan kaya siya kukuha ng 3,000 piso? Kailangan niyang mag-ipon ng pera. Nagsimulang ibili ni Linggoy ang allowance niyang 20 pesos. Tuwing recess, sa halip na cheeseburger, simpleng hamburger na lang ang binibili niya para mas mura. Imbis na bumili ng soft drinks, nagpabaon na lang siya ng tubig na maiinom. Tuwing uwian, imbis na mag-tricycle ay naglalakad na lang siya pauwi sa bahay nila. Sa bahay, nagmasid sa paligid si Linggoy. Naghanap siya ng mga bagay na pwede niyang ipagbili para makadagdag sa ipon niya. Marami na palang mga bote at lumang galya na nakatambak lang sa likod ng bahay nila. Kinolekta niya ang mga ito at ibinenta sa manong na magbubote. Kinolekta rin niya ang sirang electric fan, butas na kaldero, pira-pira sombrero, gasgas na DVD, kalawangin tubo at iba pa. Nagbahay-bahay rin siya upang hingi ng iba pang scrap na bakal ng mga kapitbahay ng pakalat-kalat at hindi na ginagamit. Ibinenta niya ang lahat ng ito sa junk shop para makadagdag sa ipon niya. Isang araw, may dumating na bagyo. Walang tigil ang pag-ulan. Kasabay pa ito ng high tide na linggong iyon. Kaya't bumahan ng halos hanggang baywang sa kalsada. Nang tumila ang ulan, hindi pa rin nakapaglaro sa bahay ang mga bata dahil sa pambaha. Hindi pa rin bumabalik ang kuryente kaya hindi rin siya makapanood ng TV. Napansin ni Linggoy ang bagong lipat ng mga bilyamin. Nakadungo lang ang 3 magkakapatid sa bintana at walang mapaglibangan. Ano kaya kung ipaarkin ako sa kanila ang mga comics, libro at laruan ko sa murang halaga lang? Naisip ni Linggoy. Mula piso hanggang 5 piso ang napagkasunduan nilang arkila. Pero paano naman nila ito makukuha gayong hanggang bewang ang mga baha sa kalsada? Kumuha ng lubid si Linggoy, nagtali ng pabigat sa isang dulo at inihagi sa bintana ng mga bilyamin. Pagkasabit sa bintana, inihagis naman nila ang sa kabilang dulo ang lubid kay Linggoy. Nagsabit si Linggoy ng maliit na basket sa lubid at sa pamamagitan ng isang maliit na pulil na tulad ng ginagamit sa flag ceremony, na ihatid niya ang basket na naglalaman ng hihiramin comic, libro at laruan sa mga bilyamin. Sa basket na rin inilagay ang payan nila.
Maya-maya pa, nang hirap na rin ang iba pang bata. Pagsabi din si Minggol ng lupit sa mga bintana nila na animong mga bandita sa pista. Nang sumapit ang tag-araw, binilang ni Minggol ang naipon niya. 1,500 piso. Kulang pa rin ito pang bilhin niya ng bisikleta. Kaya naisip ni Minggol na magbenta ng ice candy. Papahiramin kita ng kaunting pondo. Sabi ng nanay niya na tuwang-tuwa sa naisip na negosyo ng anak niya. Bumili si Minggol ng mga pahabang plastic, buko, munggo, asukal, gatas at imbuyo. Tinimpla niya ang mga ito, isinalin sa plastic bag at inilagay sa freezer para maging ice buko. Gumawa pa ng espesyal na paskil si Minggol sa labas ng bahay nila. Minggol's Ice Buko. Agad na kumalat ang balita tungkol sa panindang ice candy ni Minggol. Lahat ay gusto tumikim. Bentang-benta agad ito sa kanyang mga kalaro. Kaya't bukod sa ice buko, nag-isip si Minggol ng iba-iba pang flavors na kanyang ice candy. Hinaluan niya ito ng sago, laman, ube, melon, mangga, inipig, tsokolate at marami pang iba. Pagkalipas ng ilang buwan, binilang muli ni Minggol ang lahat ng naipon niya kasama na ang kinita sa pagpinda ng ice candy. 5,850 piso. Sobra-sobra na pala ito. Binayaran niya iyong ipinautang sa kanya noon ng mama niya. Pero ang mas mahalaga, bumalik siya sa sports store. Sa wakas, nabili na niya ang matagal na niyang pinapangarap na bisikleta. Matapos basahin ang ating kwento, ating matutunan na ang lahat ng ating ninanais ay ating makakamit kung tayo ay magsusumikap. Mahalaga na bata pa lamang ay matutunan na natin ang pag-iimpong at ang pagbabudget, gayon na rin ang pagiging mapamaraan gaya ni Minggol. Ang lahat ng ating ninanais at ang lahat ng ating mga pangarap ay paniguradong ating makakamit kung ating itong sisimulan, kikilos, pagsusumikapan at kung minsan ay pagsasakripisyohan. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Paalam!